Mapagpalang araw sa inyong mga kakwento at maligayang pagbabalik. Welcome naman po kayo sa ating panibagong kwentuhan. Meron na po tayong pagbibigyan ng paglilinaw sa mga kumakalat na mga balita sa mga nakaraan ng mga araw. Sino ba naman ang ayaw magkasagap ng mga balitang mapagkatiwalaan, hindi fake news, at talagang may solido at legit na pinagbabatayan? At ang malabong impormasyon na ating patitingka din ay patungkol po ito sa plano ni Bob Arum ng top rank boxing na isa sa mga promoters ng former undisputed bantamweight champion na si Inoue. Ang kumakalat na balita sa nakarang mga araw ay rumored fight na pagkatapos na matalo ni Inoue ang unified super bantamweight champion na si Stephen Fulton sa darating na laban nila noong July 25 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Kaya ba, aakyat na raw kaagad si Inoue sa featherweight division para subukang hablutin ang WBO featherweight world title belt ni Rubisi Ramirez ng bansang Cuba. Kaya ang ating kaubayan raw na unified super bantamweight champion na si Marlon Tapales ay aba, ekis na ito sa plano ni Inoue. Tulad nga ng sinabi ni Mr. Kwento na kahit rumor fight pa yan ay dapat may solidong pinagbabatayan si Mr. Kwento bago ito ibinabahagi sa inyo. At ito po ang nakalap ni Mr. Kwento sa 24 oras na pagpapatrol. Kaya ko po ay nakatutok saan man sa mundo. Ayon sa isang mapagkatiwalaan at kilalang journalist na si Michael Benson, ibinunyad niya ay pinahayag ni Bob Arum na gusto niyang maikasa ang Rubisi Ramirez at Inoue Inoue sa hinaharap. Sa panahon na, itong si Inoue ay akyat na sa featherweight division. So sobrang linaw dito mga kwento. Hindi sinabi ni Lolo Bob na pagkatapos ng laban nila ni Fulton at Inoue, ay akyat na ng timbang itong si Inoue sa featherweight division at kakasahan si Ramirez. Tiliwas pa ito sa impormasyon na hindi kakasahan Inoue si Rapales at kagad akyat na ng timbang. Dahil kung ating babalikan ang target ni Inoue, gusto niya na maging undisputed world champion muna sa dalawang division. At ayon pa kay Bob Arum, kung maikasa ito, ang gusto niya ay i-apply kagad ang 3 knockdown rule. Ibig sabihin, kung ang isang boksingero ay bumagsak 3 beses sa loob ng isang round, kagad talo na ito. At ganito kalaki ang tiwala at sobrang kampante ni Arum na magagawa nga ito ni Inoue kay Ramirez. Samantala, pagkatapos na pinayuko at tinalo by unanimous decision ang dating undefeated at dating kampiyon si Josh Taylor sa kamay ni Teofimo Lopez. Pero para kay Taylor, gusto pa niya na isa pa, ikasagad ang rematch nila. Dahil ayon kay Taylor, alam niya na kaya niyang talunan itong si Lopez. Pero ang trip naman ni Lopez ngayon, dahil natalo na niya itong si Taylor at muling naging kampiyon, ang gusto niyang mangyari ay maari na siyang magretiro. Pero habang ginagawa ko ang video itong mga kwento, ay may kakapasok lang ng mga balita. Ayon kay Taylor, ang matagal na hindi siya nakabalik sa ibabaw ng lona ay hindi daw dahilan kung bakit siya natalo ni Lopez. At ang gusto na niyang gagawin ay ang umakyat sa welterweight division. Dagdag pa ni Taylor, hindi na siya magbibigay ng mga dahilan kung bakit siya natalo. Dahil aminado siya na gabi iyon ni Lopez kaya natalo siya sa laban. Habang itong si Lopez naman mga kwento ay may news article na maaring magretiro na siya. Kaya ba kagad sumabog ito at may kakapasok lang na balita na si Lopez ay tuluyan na nga na inanunsyo na nagretiro na siya. Aba teka, ang nakapagtataka lang dito mga kwento dahil ayon sa aking pananaliksik, inanunsyo na nga ni Lopez ang kanyang retirement pero hindi niya ibinakanti ang WBO at Ring Magazine 140 pounds titles. Kaya marami ang nilisabi na baka pakulo lang ito ni Lopez at gumagawa lang ng ingay sa mundo ng boxing. Para pag-usapan, ikaw ko kwento ano rin naman ang masasabi mo rito? Pakicomment mo naman sa baba ang opinion mo. Mga kakwento, sana ay nabigyan na natin ng linaw ang balitang bumulabog sa atin sa mga araw na nakaraan. Hindi po ba mas maganda kung nasasagap natin ng mga impormasyon ay mula po sa mga mapagkatiwalaan? Madali lang kasing gumawa ng kwento, pero sana sa bawat kwento ay may solidong legit na pinagbabasihan kaysa sa katang isip lamang para lang pag-uusapan ng iilan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung di mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Chris TV, kakakwentong Mr. Ronnie Magalang, kakakwentong Lolita Nalasa, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento. Sa inyo!